Hello guys! Hello Aries! Welcome dito sa ating channel, Kapalaran 888. Welcome, welcome! Alamin natin kung anong messages, vibration, gabay, energy para sa lahat ng Aries friends natin na nanonood sa linggong ito. Okay, 14, 5, 18, 9. Okay. Aries, sa linggong ito, posibleng meron kang mga concerns sa buhay mo. Marami kang iniisip, mga financial problems, emotional problems, inner temptation, unhealthy habits, unhealthy mindset, unhealthy emotion, thoughts, or kano pa man. Mga bagay-bagay na ikaw lang nakakaalam, Aries. But this week, sinasabi na blessed ka sa pagkakaroon ng kaibigan. Kasi itong kaibigan na to, na meron ka sa ngayon, is i-guide ka niya sa tama, hindi doon sa mali. So, kung sino man itong kaibigan na to, pwede siyang asawa mo, pwedeng girlfriend mo, boyfriend mo, pwedeng parents mo, pwede natin may consider silang kaibigan, diba? So, nakikita ko sir dito, may mga tao na willing ka supportahan and willing kang ituwid sa lugar or sa sitwasyon, sa direksyon na para sa'yo. Number 89, may ginagawa ka ba sa ngayon? Project? Or kung ano man to, nagpapatayo ka ba ng bahay? Or may plano ka ba na magtrabaho sa ibang bansa? Yung nag-aasikaso ka ng papers, documents, or kano pa man. Ang blessing mo this week is pwedeng matapos mo itong mga inaayos mo bago matapos yung linggo. Okay? Or kung nasa trabaho ka, nasa opisina, or pwedeng may ginagawa ka, medyo maganda yung smooth yung takbo ng trabaho mo sa ngayon. Okay? Ma-appreciate ka ng mga bosses mo, ng mga katrabaho mo, or yung ka-team mo. Okay. Foundation and achievements, parang related to sa Leo. Okay. So, yun. 3 cards natin. Aries, disruption. Nakikita ko sa'yo dito, kasi yung disruption natin is number 7 eh. Medyo nawawalan ka ng patience, nawawalan ka ng pasensya sa iyong kapamilya. Yun yung kailangan mong iwasan sa ngayon, diba? Iwasan mo like, alibawa nasa long distance relationship ka, or pwedeng magkasama kayo ng karelasyon mo, iwasan mo yung parang tamang hinala ba sa relationship, or iwasan mo yung palagi mong inaaway yung karelasyon mo. Kasi, nakikita mo to, may disruption dito. May relationship ka ngayon, secured yung relationship mo. It's either married ka or nakalibin partner or may karelasyon, pero secured yung relationship mo. Faithful siya sa'yo, maganda yung takbo ng relationship nyo, but pwedeng ikaw yung maging dahilan ng disruption ng plano niya para sa pamilya nyo. Kasi kung makikita mo dito, isang tao ang may plano na parang nagtatrabaho siya, nag-iipon siya ng pera, nagsasakripisyo siya para maibigay yung security and foundation ng pamilya. Para maibigay sa anak, sa asawa, or sa partner yung bahay. Alam mo yung stability. Maibigay yung pangangailangan ng pamilya. But mag-iingat ka kasi siguro dahil sa selos or dahil sa pagka-inip or dahil sa puyat, sa pagod or sa kung ano pa man, negativity, lasing ka siguro, antok ka, gutom ka, pwedeng maging sanhi yun ng pag-aaway na masira yung diskarte nyo na binubuo dito sa foundation and achievements. Okay? So, nandito yung Wheel of Fortune, sinasabi ng baraha sa'yo na sa linggong ito, binibigyan ka ng pagkakataon ng ating universe ng pagkakataon na mabago lahat kung ano yung mga bagay-bagay na kailangan mong baguhin sa buhay mo. At ang disruption na to is yung rejection yan. O yung mga plano nyo sa buhay, like may mga relationship na hindi natuloy, may relationship na dapat magkasama pero magkahiwalay sila dahil kailangan ng isa na magtrabaho. Parang ganun. Meron silang pagbabago ng location. So, pwedeng nakikita mo dito na maayos yung problema sa relationship, maayos yung problema sa pamilya,
maayos yung problema mo sa bahay, tahanan, or kanpo man. So, pwedeng may relocation. Pwedeng aalis ka, lilipat ka ng ibang bahay, aalis ka para maghanap ng trabaho sa ibang lugar, aalis ka para hanapin yung achievements kung saan ka nababagay. Parang ganun yung sinasabi ng Barahasala. Okay, thank you. Okay. Aries. Wow. Ang linggong ito is parang ano to? Parang reminders to para sa inyong lahat. May kailangan ditong mag-ipon ng pera. Simula sa linggong ito, kailangan mong magtipid ng pera. Kailangan mong makalikom ng pera. Yun ang sinasabi ng bala. Kailangan makalikom ng pera, magtipid ng pera. Kasi may gusto kang puntahan, may gusto kang travel na gagawin. So, sinasabi ng pera, sinasabi ng Baraha, kailangan mo ng pera para hanapin, eto talaga oh, kinonfirm nyo lang, para hanapin yung kung saan ka nababagay. So, hahanapin mo yung future mo. So, nakikita ko sir dito na kailangan mong magtipid sa linggong ito. Okay? Yung iba din sa inyo dito is sobrang multitasking, busy-busy. Oh. Dalawa yung ano mo dito, ah. Dalawa yung Wheel of Fortune. Multitasking, oh. Okay, so, eto naman, Aries. Sinasabi ng Baraha sa'yo dito na may isa dito ang Aries na sobrang workaholic. Nagtatrabaho sa umaga, nagtatrabaho sa gabi, sa weekend. Hindi na natutulog eh. Sobrang busy sa ginagawa niya. Or feeling niya, pasan niya yung lahat ng obligasyon. Pasan niya lahat ng duties and responsibilities. Okay? Kasi, ang gusto niya is, mabilis na pagbabago. So, kung makikita mo dito, dalawa yung Wheel of Fortune mo, na sinasabi ng Baraha na, ano man itong hinihintay mo, na pagbabago sa buhay financial, darating siya, na parang isang kidlat. So, nasa tamang direction ka eh. Diba? Nasa tamang direction ka, na sinasabi sa'yo ng Baraha na gawin mo lang kung ano yung nararapat na gawin. Okay? Kasi itong mga pinagdadaanan mo sa ngayon, matatapos din to. Okay? Like, yung pagiging unemployed mo, posibleng matapos na yan, pwedeng makakuha ka ng trabaho. Yung trabaho na hindi mo naman type, ay posibleng matapos na yan dahil matatanggap ka sa talagang trabaho ang gusto mo. Mga issues, 10 in 10, 1, 2, 3, 3, 10, completion, achievements, foundation, mga issues, emotional issues sa pamilya, sa relationship, sa trabaho, or sa kung ano pa man, triduran, wala na yan sa ngayon. Okay, so makaka-recover ka sa backstabbing, makaka-recover ka. Kasi itong 7 of swords na to is parang Gemini energy siya or air signs, na nagsisinungaling sa'yo. Diba? So, but this week, sinasabi na makaka-recover ka. Makaka-recover ka sa linggong ito, lalo na kung tungkol ito sa issue sa relationship. Like, binakstab ka ni ganito ganyan, ginawan ka ng masama ni ganito ganyan, makaka-recover ka na dyan. Okay? And sa trabaho, ganun din. Maayos yung takbo ng trabaho mo, maayos yung takbo ng pera, magiging balanse sa linggong ito, kung ano man ito. Kasi dalawa yung Wheel of Fortune mo, so, nasa kamay mo yung pagbabago ng iyong buhay. Okay? Thank you guys. Bye!